So okay, our good day to everyone. Johnny Balmeo here, and today we're going to have a little discussion regarding this one, okay? The blood. Okay? So ano ba yung mapasok sa isip natin whenever we hear the word blood? Okay, ano ba yung mapasok sa isip natin? Blood, hindi po ba ang blood is function nato is it carries oxygen? Totoo 'yun. Ano pa? Well, it carries nutrients. Well, aside from those things, meron pang ibang function ang blood. It has many functions. Number one, we have what? Transport of gases? Yeah, carbon dioxide. Ano pa? Nutrients and other waste products, tulad ng bilirubin, etc. Kaya yung mga waste products sa may katawan natin, ito po yung nagtatransport para mas madali ang excreting o yung paglabas. And also, transport of process molecules and also transport of regulatory molecules in our body. Kaya sa ganun, mabalance natin or should I say, ma-attain natin ng homeostasis. Ano pa? Regulation of our pH and osmosis. Yung tinatawag natin na acidosis, alkalosis, ayan, namimaintain natin. Ano, sa ganun, hindi mag-undergo yung katawan natin ng abnormality dun sa may acid base. Okay, what else? Osmosis, yung pagpasok ng tubig inside and out of the cells. Ano pa? It also maintain, okay, the body temperature. Yeah, body temperature. Namimaintain din pala ng blood, yes. Okay, napapataas niya at napapababa rin niya yung temperature sa katawan po natin. Okay, also protection against the foreign substance or microorganism. Kapag may pumasok sa katawan mo na unwanted na substance or what do you call this one? Microorganism, blood is responsible in removing those things. And lastly, clot formation. So ano po itong clot formation na to? Ito yung what? Okay? Yung tumatapal doon sa may, okay, sa may sugat. Okay, clotting po ang tawag natin doon. Okay? Nagkakaroon ng clotting o pagbara doon sa may isang sugat. Okay? So ano ba ang composition ng blood? Okay, what do we have in the blood? Well, primarily po, ang blood natin, it has what we call plasma. About 55%, okay, is what? Plasma. Okay? So, isipin nyo to ha, kumuha tayo ng dugo, ilagay sa may test tube, then tong tube na to ilagay sa may centrifuge machine, and then paghihiwalayin sa may centrifuge machine, yung, what do you call this one? Yung form elements and also yung water part. Okay? So, dito makikita natin, pag pinaghiwalay, about 55% is plasma. The remaining 45%, okay, it composed of your form elements, the RBC, WBC, etc. Okay? So, plasma, about 55% of the total blood, makikita natin plasma. Ang kulay na to is pale yellow liquid. Okay? So, dito nagpo-float yung ating RBC. Okay? So, plasma, 91% is water, 7% is protein, and 2% others. Okay? Mamaya, pag-uusapan natin yan. Next, how about those four form elements, sir? Okay, from the name itself, form elements. So, ibig sabihin, may mga buo-buo. Ano po yan? Okay, about 45% is form elements. Ito po yung ating, ano, yung cells po natin. We have the RBC, the WBC, etc. Okay, so as you can see in this picture, we have here the plasma. Then the remaining, okay, the remaining 45% is your form elements. Okay, next. Okay, let's talk about your plasma. As you can see, ito po yung ating plasma. Okay, nakikita niyo yung kulay, medyo yellowish, ano? Okay, so this is your plasma. Your plasma, about 58% of your plasma is albumin. Yeah, albumin is actually a protein. And albumin is responsible for what? Maintaining water balance. Maintaining water in our body. Okay, again, homeostasis. Ang galing, di ba? Next, we have the globulins. Ang globulins po natin is also a protein. 38% in the plasma. And the globulins is responsible naman for your immune system. So, kung meron nakapasok na microorganism sa may katawan, okay, makakatulong din ang ating globulins in fighting off those infections. Okay? What else? We also have fibrinogen. About 4% of our plasma, okay, is fibrinogen. Fibrinogen naman, it aids in the clotting formation. Ito yung sinabi ko sa inyo, kapag nagkaroon ng sugat, ito yung tatapal dun sa may sugat na yun. Okay? So, fibrinogen is also responsible for that. So, yan. As you can see, this is the summary. Kapag nag-extract po tayo ng dugo sa atin, makukuha natin dyan 55% plasma. Then, some form elements will be 45%. Okay? So, this will be the summary. Okay, next. Okay? Ano po ito tinatawag natin na hematopoiesis? Okay? From the name itself, heme, okay, meaning blood. Okay? Hematopoiesis is the process that produces what? Formed elements. Tandaan natin, hematopoiesis, okay, it produces what? Form elements. It is a process ng paggawa ng mga formed elements.
So sa fetus, okay, kapag yung bata hindi pa nailalabas, yung baby hindi pa nailalabas ni mother, ang hematopoiesis, nangyayari po yan saan? Okay, nangyayari to sa may liver, sa may thymus, okay, sa may spleen, okay, sa may spleen, and even sa may lymph nodes, and also red bone marrow. Diba sir, sabi mo sa amin last time, ang formation po ng blood is nangyayari lamang dun sa may bone marrow. Yes, totoo yun. But kung ang bata po is hindi pa lumalabas, andun pa rin sa may womb ni mother, okay, yung hematopoiesis pwede natin makita po dito. But, okay, but, once na lumabas na after birth, lumabas na si baby, the hematopoiesis will be confined in one place lamang. And that is what? Your red bone marrow, to be specific, sa may flat bone, flat bones natin, okay? And also, there are some part of your white blood cell, the WBC, napoproduce po ito sa ating lymphatic tissues. Okay, kaya nga meron tayong lymphatic system, eh, okay? So, ibang topic na yun, okay? So, next, okay? All the form elements of the blood are derived from one single population of cell. And that is what? Your stem cell. So, napag-usapan na naman natin to before during the introduction in the anatomy that stem cells, they can adapt kay dun sa may surrounding tissue. For example, yung stem cell napunta dun sa may bone mo. Sa may bones, merong stem cell dun. So, that stem cell will become what? Okay, it will adapt the surrounding tissue. It will become a bone cell. Okay? What else? Kapag yung stem cell napunta rin sa may liver mo, it will become a liver cell. It will become eventually a liver tissue. Okay? So, nakaka-adapt po siya. Here in our blood, okay, tinatawag po natin itong stem cell na to as hemocytoblast. Okay? Okay? This is our blood. Cyte, ibig sabihin cell. And then blast, do you still remember when you say blast, builder or maker? Okay, so yung hemocytoblast, builder of the blood. Okay, para mas madali po natin intindihin. Okay, so the stem cell will differentiate itself from the rest. Ibig sabihin, okay, hindi lamang siya nagiging RBC, hindi lamang siya nagiging neutrophil, hindi lamang siya nagiging WBC. Nagbabago po siya kung ano yung kailangan ng katawan natin. Okay, different formation. Lang sa ganun, makapag-adjust yung katawan natin at ma-maintain ulit natin yung homeostasis. For example, kulang ka ng RBC, of course, the stem cell will produce more RBC. Okay? Next, let's talk about erythrocyte. So, ano po itong erythrocyte na ito? Tandaan natin that erythrocyte is better known as your RBC, the red blood cell. Okay? Your erythrocyte or the RBC is this shape with thick edges. This shape po siya, hindi talaga siya bilog, kundi medyo may pagka-flat. Okay, tingnan ninyo mabuti yung picture niya. Okay, may pagka-flat po siya. Okay, this shape, medyo flat po. Okay, and also, your RBC has no nucleus. Di po ba sir, importante ang nucleus sa isang cell? Yes, but RBC, it doesn't have a nucleus. Sir, bakit po? Okay, so you might be asking me, bakit po wala siyang RBC? Nang sa ganun, okay, nang sa ganun, si RBC will carry more oxygen. Mas makakapag-carry po siya ng oxygen kung wala siyang nucleus. Okay, so during the development of your RBC, nawawala na po ang nucleus na to. Okay, so ganun lang katagal ang buhay ng ating RBC, 120 days lamang po. Kaya mapapansin ninyo, kapag ka nag-bloodletting, nag-donate ka ng blood, sasabihin sa'yo nung kung saan ka man nag-donate, pwede po kayong bumalik after 4 months. Bakit? Kasi 4 months, that is equivalent to 120 days. Kasi kapag ka nakapag-bloodletting or nakapag-donate ka ng blood, nagkaroon extraction ng blood sa'yo, after 120 days, marireplenish na yan. Babalik na ulit sa dating number yung RBC mo. Okay, so papabalikin ka after 120 days or 4 months kasi okay na uli yung RBC mo sa katawan, okay? So don't forget that RBC, it only has a 120 days lifespan. So pinaka-main function ng erythrocyte natin is what? Carry oxygen. Okay, so yun yung pinaka-primary purpose ng ating RBC, don't forget, okay? So paano po nakakapag-carry ng oxygen ang ating RBC? So you might be asking that, okay? So the main component of your RBC is what? Hemoglobin. Okay? So, pansinin nyo to. Wala pong nucleus itong RBC natin. Sa may paligid na ito, meron po yung hemoglobin or hemoglobin. Okay? Hemoglobin or hemoglobin. Marami po siyang hemoglobin dito. Nang sa ganun, makapag-carry po siya ng oxygen. Okay? So, that's the reason. Okay? So, importante ang hemoglobin sa may blood natin. Okay? So, sir, paano po si hemoglobin nakakapag-carry ng oxygen? Let's try to look at this one. Ayan. Okay? So, this is your hemoglobin. Okay? So, this is your hemoglobin. Okay? Balikan ko lang to, ha?
Okay? The main purpose of your hemoglobin, of course, transport oxygen. It carries oxygen inside the RBC, okay? Tandaan natin, inside the RBC is the hemoglobin. Okay, nasa loob po ng RBC si hemoglobin. Next, si hemoglobin nahati po ito sa may dalawa. Okay, we have hem and globin. Okay, so each globin, okay, that is a protein, naka-attach ngayon sila dito sa ating hem molecule. Kaya itong hem plus globin naging hemoglobin. And also, each hem, okay, they contain iron atom. Dito ngayon, dumidikit yung oxygen. Okay? Dito ngayon, dumidikit yung oxygen sa may iron atom natin. Kaya po pala importante na nagtitake tayo ng ferrosulfate. Because ferrosulfate has an iron. Lalo na sa mga babae, importante po ito. So girls, you really need to take iron supplement. Okay? To be specific, the ferrosulfate. Okay? So doon po nagbabind yung ating oxygen. That's why nakakapag-carry yung ating RBC ng oxygen. Another terminology is what we call oxyhemoglobin. Pag sinabi natin oxyhemoglobin, si hemoglobin, it carries oxygen. May dala-dala po siya. So, oxyhemoglobin po ang tawag natin doon. So, tingnan natin ito. We have here an RBC. Okay, palakihin po natin. Zoom. Okay, sa may RBC, meron tayo dyan makikita na hemoglobin. Okay, and si hemoglobin, of course, meron dyang iron. Okay, doon po didikit ngayon itong ating oxygen. Okay, that's why they are very important. Okay, so yan. We have here hem and globin. And then, some part here, ayan, nakikita nyo, those are iron atom. Okay, so those are the iron. Okay, dyan nag-a-attach, dyan dumidikit ang ating oxygen. Okay, so importante po palang iron sa katawan, definitely. Okay, hindi ka rin-resetahan ng ferrosulfate ng walang dahilan. Okay, so production of the erythrocytes. Okay, sir, sabi mo ang production ng erythrocytes nangyayari po yan sa may buto. Excuse me. Nangyayari po yan sa may buto. Well, totoo po yun. Pero hindi basta-basta nangyayari yan sa may buto. And bakit din po ba nagkakaroon ng production ng erythrocyte? Okay? Una, there is a decrease in the blood oxygen. So once na nasense ng katawan natin na bumababa ang oxygen, it will do something. Pag nasense ng katawan natin na ang reason ng pagbaba ng oxygen is because kinukulang ka ng RBC, your body will produce RBC. Parang ganito lang yun, no? Law of supply and demand. Mataas ang demand, mababa supply. So, anong gagawin mo? Itaas mo yung supply. So, ganoon ang ginagawa ng katawan natin. Mataas ang demand for the oxygen, let's produce RBC na sa ganun, makompensate yung demand for oxygen. So, paano po nangyayari ron? So, once na nagkaroon ng pagbaba ng oxygen sa may katawan, our kidneys, okay, will increase the production of the erythropoietin. This erythropoietin naman, okay, it will stimulate si bone marrow. So, importante po pala si kidney sa formation ng blood. Yes. Okay, yung mapansin ninyo, yung mga nagpapadialysis. Okay, one of the reasons kung bakit kailangan nila ng blood is because nagti-failed na yung kidney nila. Kailangan din nila ng blood. Okay? So, ang blood formation, kailangan ng kidney. Hindi lang basta-basta si bone marrow, kaya ang may sagot dyan, kailangan ng kidney. Kailangan natin si kidney. Okay, so once na-stimulate natin, okay, si red bone marrow naman will produce what? Erythrocyte. Again, erythro, that is your RBC. Okay, then we have cyte, that is the cell, of course. Okay, then kapag tumaas po ang ating erythrocyte, it will cause an increase in the blood oxygen level. Law of supply and demand. Tumaas si demand, tataas po ang supply. So, ganun lang nangyayari ron, okay? Kaya napaka-importante, guys, ng kidney po natin. Okay? Because your kidney is also responsible for the blood formation. Okay? Tanong. So, kaya po ba nagkakapang lambot? Okay? Nangihina daw ang mga babae kapag may buwan ng dalaw is because bumababa ang kanilang RBC. Well, partially, yes, but that's not the main reason. The main reason kung bakit nanghihina ang babae tuwing buwan ng dalaw or the menstruation is because bumababa po ang kanilang estrogen. This is a hormone. Okay, kapag pagka nagkakaroon ng menstruation, bumababa rin sa estrogen, kaya feeling weak ang babae kapag meron po silang buwan ng dalaw. So, sir, factor din po ba yung pagbaba ng RBC? Yes, factor din, pero minimal. The main reason kung bakit nanghihina ang babae, it's because of the estrogen level. Okay? So, what is the fate of the old erythrocyte? Sir, paano po kapag ka po matanda na sa erythrocyte? Do you guys still remember ilang days ang ating RBC? Tandaan pa? Natatandaan kung ilang araw ang tinatagal? We have 120
days. So pagka maabot na niya itong 120 days, ano mangyayari? Okay? So this is the fate of the erythrocyte and hemoglobin pag na-reach na niya yung age na yan. Okay? The old RBC cell will be removed from the blood. Okay? It will be removed by your macrophages. Saan po mangyayari yan? Sa may spleen and liver. So domino effect, ano? Hindi lang kidney ang importante. Importante rin po si spleen. Importante rin ang ating liver. Okay? And then, okay, si hemoglobin, it will be broken down into two. Ang sabi ko sa inyo, heme and globin. Yung globin part na nasira, okay, it will turn into amino acid. Nang sa ganon, magamit pa ng ating katawan. So nothing will be wasted, right? Magiging amino acid siya, which is important. Okay? The hemoglobin's iron naman, don't worry, because it will be recycled. Okay? So magagamit at magagamit mo pa rin yung iyong iron. Okay? And the heme part, okay, it will be converted into what? Bilirubin. Tandaan ninyo, it will be converted into bilirubin. Magiging bilirubin na po itong heme na to. Next, this bilirubin, okay, pupunta po ito sa may liver, and then ilalabas ngayon ito ni liver kasama ng bile, okay, sa may gallbladder. Then magiging bile, papunta po yun sa may small intestine, and then lalabas na sa may katawan mo in a form of feces or stool or pupu, tae. Yes, magiging tae. Kasama na po siya ng tae, no? Kaya mapapansin ninyo, yung tae, what do you call this one? Itong tae is medyo brown in color. Yes, it's because of the bilirubin, okay? It's also because of the bilirubin. Kaya ganun yung kulay ng tae natin. Eh, sir, bakit po ganun? Minsan black. Well, sometimes it depends doon sa may kinakain mo. Sir, bakit po minsan green? Eh, sabi ko nga sa inyo, depende po yun sa kinakain ninyo. Okay? Pero sa one reason kung bakit brown ang kulay, it's because of the bilirubin. Okay? So this is the cycle of the ano, of the fate of your RBC. Okay, the erythrocyte, and then together with the hemoglobin. Okay? So tanong, ba't po may mga naninilaw? Ano pong dahilan nun? O nga, no, may mga pasyente na naninilaw. Okay? Ang tawag po natin doon is jaundice. Jaundice is a yellowish discoloration of the skin, sclera, or the yellowish discoloration of the body. Kaya mapansin ninyo, dito sa may picture na to, ito naninilaw, while this one is normal. This one has a jaundice. At tandaan din natin that jaundice is not a disease. Rather, it's a sign, tandaan na, it's a sign of a disease. O pwedeng saan ka may problema sa may liver. Tumaas ang, pwede rin isang reason dito is what? Tumaas ang ano? Kaya tatandaan pa yung waste product natin, that is the bilirubin. Pag tumaas ang bilirubin mo, hindi na ilalabas yan ng liver, ano mangyayari? Okay, the bilirubin in your body will increase. The number of bilirubin in your body will increase. Kaya anong makikita ang kulay natin doon sa may pasyente natin na may problema po sa may liver? May problema sa may paglabas ng bilirubin, naninilaw. Okay, so that's the reason for that. Okay? Next, okay, so let's talk about leukocytes. Okay, ano naman po itong leukocytes na ito? Kung kanina meron tayong erythrocyte, meron naman po tayo ngayong leukocytes. So we have, marami tayong leukocytes actually. Okay, your leukocytes also known as your WBC or the white blood cell. And tandaan natin that your leukocyte lack hemoglobin. Unlike kay RBC na meron po siyang hemoglobin. Okay, so ibig sabihin sir, si WBC cannot carry oxygen? Yes. Hindi siya nakapag-carry ng oxygen. Iba ang function ng ating WBC. What else? Your WBC is much larger than erythrocyte. Kaya pansinin niyo itong picture na to. This is the WBC and the other one is the erythrocyte or the RBC. So we have WBC and RBC. And as you can see, hamak ang laki po ng WBC. And isa sa mga makikita ninyo, si WBC bilog. While si RBC, this shape or flat. Okay? And unlike kay RBC, ang ating WBC, they have, what do you call this one? They have a nucleus. Okay, because it is important for their job. Okay, ano po ba ang trabaho ng leukocytes natin? Okay, they fight infection. Ano pa? They remove dead cells and debris by what? Phagocytosis. Do you still remember the phagocytosis? If this is the microorganism or kung ano man itong substance na to, ito po yung cell, kakainin niya. Okay, yung pagkain niyan is what we call the phagocytosis. Okay? So there are different types of your leukocytes. Mayroon po tayong tinatawag na granulocytes and agranulocytes. Pag sinabi natin granulocyte, they contain what? Granules. Pag sinabi natin agranulocyte, they do not have granules. So ang granulocytes po natin, tatlo po yan, we have neutrophil, eosinophil, and basophil. Unahin natin si neutrophils. Okay, ito ang pinaka-common sa katawan natin. And they last only for 10 to 12 hours sa katawan natin or sa may tissue. And then after that, okay, mag-disperse na sila or mawawala na sila. Okay, kapag kinakailangan, lalabas po sila. Ang ginagawa ng neutrophils natin is what? Phagocytosis. Ito po yung kumakain.
Okay? Next one, we have eosinophils. Okay? Ang eosinophil naman, it reduces what? Inflammation. Like for example, okay, nasugatan ka, namaga. Okay, sino ang responsible in decreasing the pamamaga? We have eosinophil. Okay, tumutulong siya. I mean, tumutulong siya sa may pamamaga because there are also other ways para mapababa natin yung inflammation. Okay, so tumutulong ang ating eosinophil para ma-decrease or reduce yung inflammation, yung pamamaga. Next one, this is also responsible in what? Destroying or killing the parasites in the body. Okay. Next, we have basophils. Ito pinaka-least common. Bakit? Okay, they release histamine. So, kung sakaling meron kang allergic reaction, like for example, may allergic reaction ka sa mga feathers, okay, sa may aso, okay, it's because of your basophil. Masyado siyang, active. Also, responsible din yan sa yung heparin. Sa pag-release ng heparin sa may katawan natin, okay? So yan, heparin is an anticoagulant. It is important in our body. Sa ganun, hindi mag-clot yung dugo natin. Okay, next, pag-usapan naman natin, agranulocyte. Ibig sabihin, ano sabi ko sa inyo, letter A, absence of what? Granules. Okay, so we have two agranulocytes. We have monocytes and lymphocytes. And ang monocyte, ito yung pinakamalaking WBC. Okay, ito yung pinakamalaking WBC. Ito po yung itsura niya. Okay, it produces macrophages which is responsible din sa may ano, sa may pagkain ng mga medyo malalaking particles sa katawan po natin. Okay? And lastly, we have lymphocytes. Okay, your lymphocytes is responsible for what? Your immune response. We have two types for this one. We have T cell and B cell. So sa ano natin 'to mapag-uusapan eh? Lymphatic system na ano. Pero to give you guys a glimpse, T cell and B cell are responsible for what? Okay, your immunity. For example, nagkaroon ka na ng dengue, before, because of the viral infection, hindi ka na magkakaroon uli ng dengue. Ganon din sa may COVID. Sabi nila, di ba, once na nagkaroon ka na ng COVID, hindi ka na magkakaroon uli ng COVID. Kaso nga lang, merong mga tao na nagkaroon na uli ng COVID. Bakit? Because the virus has a different strain. Iba-iba kasi yung strain niyan. Ganon din sa may dengue, it has a different strain. Pero kung ano yung tumama sa'yo dati, hindi na ulit tatama sa'yo because what? You already have an immunity. At lymphocyte po ang responsible doon. Okay? So, these are the type of your leukocytes, monocytes, eosinophil, basophil, lymphocytes, and your neutrophil. For our lymphocytes, we have the T-cell and then the B-cell. Okay? So, let's try to answer this one. The major component of plasma is what? Ions, proteins, water, gases, nutrients. Baka mamali pa kayo rito. Of course, it is what? Water. Okay? So, di ba? Napakalaki nung part na tubig dun sa may plasma mo. Okay, next one. The plasma protein is what? Okay, try to answer this one. Okay, if I were you, you can post the video and then basahin mo yung mga yung mga choices. A, B, C, D, or E. Sige, sagutin ko na The answer here is what? All of the choices are correct. Yeah, sinabihan ko na kayo ng sagot. Okay, pero try to post the video and try to analyze para alam ninyo Okay, hindi ko naman rationalize because I'm lacking of time. Next, what is the function of water in the plasma? Medyo mahirap to, no? Sige, ano nga ba yung function ng tubig dun sa may plasma natin? Okay, letter A, it acts as a solvent and a suspending medium for your blood components. Okay, how about B, it maintains osmotic pressure. Letter C, it destroys foreign substance. Letter D, it forms clots. Or letter E, it is a source of energy. What? Okay, so what is your answer? Okay, hindi ko na sabihin yung sagot dito, because it's very obvious. And I think this is the last one. The process of blood cell production is called... Naalala pa yung sinabi ko sa inyo kanina? Answer is? What is your answer? Come on. Post ninyo yung video and then try to analyze. The answer here is what? Letter C. Hematopoiesis. So we will now move on to our part 2. Okay, so let's resume this discussion. Part 2 of our discussion, which is about blood. Okay? So... yeah. Let's continue this one. Okay, we have platelets. So, ano po itong platelet na to? Okay, platelets. Ano nga ba ang ginagawa itong platelet na to? Your platelet are fragments of cell. Mamaya, sabihin ko sa inyo kung ano cell yun. And each of them consists a small amount of what? Only a small amount of cytoplasm. Okay, that's around a cell membrane. So, saan po ba itong platelet na to? Itong mga maliliit na to. Okay, those are fragmented cell. Okay, mga fragments lamang po yan. Okay, those are platelet. Ano po ba ang ginagawa ng ating platelet? Okay, our platelet are being produced where? In the red bone marrow.
Okay? By whom? Okay, this is by megakaryocytes. Okay? Ito yung this is the one responsible for creating the platelet. Saan po siya? Ito. Okay? This is the megakaryocyte. Okay? And as you can see, yung mga maliliit na yan, those are the little fragment. Okay? This fragment will turn out to be the platelet. Okay? Those small fragments will break off and then they will become what? Platelet. Platelets, they play an important role where? Kapag nasusugatan ka. Okay? Pag nasugatan ka, they will try its best to prevent the blood loss. Tatakpan nila. So, yun yung ginagawa po ng ating platelet. They will try their best to clot the wound. Okay? Pero tandaan natin na hindi po lahat ng sugat basta-basta nagihilom. Shit. De, joke lang. Okay, let's continue this one. Okay? So, sir, paano po nangyayari yun kapag ka po nagkaroon ng blood loss? Okay, paano pag nagkaroon ng blood loss? Paano kapag ka na-puncture? Paano po pag nasugatan? Okay? When your blood vessels has been damaged, nasugatan ka, okay, blood can leak. Lalabas po yung dugo dun sa may, okay, of course, dun sa may nasirang blood vessels, whether it is arteries or veins. So, ano mangyayari ito? Blood that is lost must be replaced. Kailangan mapalitan po ito. By what? Okay, by production, but it will take time. Okay? It will take time for your body to produce another blood. Kapag konti lang yan, okay lang yan. Pero paano po pag marami? Diyan na ngayon papasok itong transfusion or blood transfusion. That's the reason kung bakit sa may hospital, nagbablood transfuse tayo. Why? Because our body cannot produce any longer blood. Or should I say, matagal pa bago mag-produce ng blood. Kailangan na nating salinan. Okay? So, how can we prevent blood loss? Okay, so dito rin papasok yung ating platelet, Okay? But aside from the platelet, okay, nagkakaroon tayo ng tinatawag natin vascular spasm. Ibig sabihin, yung blood vessel mo, for example, this is your blood vessels, magkakaroon ng spasm or irregular contraction. Tandaan natin that your blood vessel is considered as what? Okay? Muscle din po yan. So, magkakaroon yan ng spasm, okay, magkakaroon ng contraction. To the point na mapapahinto na to yung paglabas ng dugo. So, that is the first one. Okay? Nagkakaroon ng constriction, nagkakaroon ng spasm or contraction ng blood. So, lumiliit po siya. Okay? So, kapag lumiit yan, lalabas ba agad yung blood? Hindi. Okay? So, that is the first one. Next, we have platelet plugs. Okay? So, from the name itself, platelet plugs. So, pinaplug o hinaharangan o yung butas ay pinapasakan niya. That's the right term. Pinapasakan natin. For example here, nabutas dito. Anong gagawin ngayon ng platelet? Pupunta ngayon yung platelet dito para pasakan po yan. But tandaan natin, platelet alone is not enough. Okay, kailangan natin na ibang tulong. Tulong na RBC. Okay, so pupunta rito yung RBC. Okay, kukunin niya dyan. And then, mayroon tayo rito yung fibrin kung saan para siyang net. Iko-cover po niyan. Diyan ngayon papasok itong blood clotting. Isa sa mga napapansin ninyo nung bata tayo, kapag nasusugatan tayo, merong dugo na namumuo. Okay? So that is a coagulation. Coagulation po yun. And also, the one responsible for that is what? Yung mga blood clotting factors po natin. At isa nga sa mga blood clotting factor is our platelet. Okay? So sir, bakit po nangyayari yun? Okay? To prevent blood loss. Tignan natin ito. Let's concentrate to this one. Okay? Blood clotting. Okay? So your blood can be transformed from liquid, magiging gel na po yan. Sir, bakit po magiging gel? Nasa ganun, mas mapasakan niya yung butas. Katulad dito, okay? Later on, magiging gel po ito. So, para saan po yan, sir? Para sa ganun, from liquid to gel, mas madali po ang pagpasak, mas madali rin yung pag-plug dun sa may butas. Next, your clot. Pag sinabi natin clot, okay, these are a network of thread-like proteins. Okay, itong mga fibrin na to, okay? Namumuo, yeah, that's the right term. Namumuo ito. Okay, with the help of fibrin. What else? Your clotting factors may also depend where the protein in the plasma, Okay? Your clotting factor will only be activated during the injury. Tandaan na, hindi ma-activate ang iyong clotting factor kung wala namang injury. Kasi anong gagawin ng clotting factor mo kung wala namang injury, right? Pero there are some certain diseases kasi in which masyado siyang activated, okay? Masyadong activated. What else? Your clotting factor are actually made from the liver and they require vitamin K. Importante po ito, The vitamin K is very important. So, tingnan natin itong diagram na to. So, we have here a normal blood vessel. Anong nangyari? Nabutasan. Okay, meron tumusok. Okay, I speak. Hindi, joke lang. For example, tusok yung daliri mo ng lancet o kaya ng karayom. Okay? So, syempre, dudugo yan.
Okay, dudugo ngayon yan, lalabas yung dugo niyan. So, anong gagawin ng blood vessel natin? Number one, magkakaroon ng vasospasm. Palilitin niya yung blood vessel. Pag hindi niya kaya, of course, darating na ngayon dyan, okay, yung platelet natin. In which, ang gagawin ng platelet, okay, ipa-plug o tatapalan niya yung butas. After that, from liquid, magiging soft gel ito. Okay, and then mag-perform na ngayon tayo rito ng clotting. Okay, so meron ng pampasak dito. Together with the fibrin, mapabaraduhan natin. So, decrease na ngayon ang blood loss. Okay, as simple as that. Okay, tandaan natin ha, ma-activate lamang po itong clotting factor natin na to if you only have an injury. So, if you don't have an injury, don't expect. Okay, don't expect. But if masyadong active ang clotting factor natin, baka meron ka ng sakit. Okay, because there are some certain diseases in which very active ang mga clotting factors natin. So, hindi ko nadi-discuss what are those clotting factors. Okay, it's not that important naman. Basic lang ang pinag-aaralan po muna natin. Okay, so clot formation, clot needs to be controlled. Sir, bakit po? If hindi mo makokontrol itong clot na to, delikado. Okay, so it's really important na nakokontrol ng katawan natin. Tandaan natin, once na na-activate itong clotting factor na to, our body will produce only enough clotting factors. Enough lamang. Hindi po pwede na sobra-sobra because delikado rin po yun. Magkakaroon tayo ng ano, okay? Magkakaroon ng coagulation, magkakaroon po ng pagbara doon sa may ugat mo if nagkakaroon ka ng ano, very active na clotting factor. So, kailangan enough lamang. Okay? What else? So, paano po pagka hindi natin ma-prevent? Talagang grabe yung clotting eh. Okay? So, meron naman tayong pwedeng ibigay dyan na gamot. Like, for example, okay, itong mga anticoagulants natin, we have heparin, antithrombin, yan yung pwede natin ibigay. Na sa ganun, ma-regulate natin, mapababa natin yung clotting factors po natin. Okay? Kasi delikado yun, especially in the operating room, kapag ka nag-o-opera kami. Okay? Kailangan, well-regulated yan. Kaya nga chine-check namin dito is ano, PT, PTT, or also known as the prothrombin time, partial thromboplastin time, the clotting factors, chine-check yan prior to the major operation. Okay? So, injury causes only causes enough clotting factors as I've mentioned to you. Enough lamang dapat. Hindi po pwedeng sobra. Okay? Kasi delikado nga. Next, we have the clot retraction and fibrinolysis or fibrinolysis. Okay? Just to remember what the lysis stands for. Okay? It's also known, when you say lysis, suffix which means breakdown. Okay? So, huwag kakalimutan na lang. So, we have fibrinolysis. So, fibrin, naalala pa, ito pa'y parang net. So, lysis in combination, okay, it'll, the fibrin in the blood clot, okay, will be removed, okay? So, clot retractions, ano po ang clot retraction natin? Okay, so magkakaroon ng condensation ng clot. So, from gel, magiging ano na po siya? Okay, from simple gel, unti-unti magiging liquid na yan. So, madi-disperse na, mawawala na yung clot po na yun, okay? And also, the clot retraction is very helpful to enhance the healing of the wound. Okay, importante yan. Next, pag sinabi naman natin fibrinolysis, okay, madidissolve na rito, as I mentioned to you, breakdown, madidissolve na po rito yung clot. So, unti-unti nang nawawala po yan. Okay? So, we have here the plasminogen, that is actually a plasma in the protein, okay? It will break down the fibrin. So, ito pala yung nagbe-breakdown sa may fibrin, itong plasminogen. Okay, naalala pa, fibrin, ito po yung parang net. Okay, so ito yung kumukuha dun sa may, ano, sa may RBC. Nang sa ganun, mag-form siya ng clot, mabaraduhan nila, ma-plug yung sugat. Okay? So, I think this will be the last one. Okay? The blood clot, the blood grouping. Okay? Do you guys familiar with your blood group or your blood type? And let's try to analyze. Kung ako ay A, pwede ba akong tumanggap ng B? Okay, blood type B. Pwede ba akong tumanggap ng blood type AB? Pwede ba akong tumanggap ng O? Okay, ganun din sa may ibang blood. Pwede ba sila tumanggap ng ganito, ganyan. Okay, so yan ang pag-usapan natin in this subtopic. Okay? So, injury or surgery can lead to a blood transfusion. Hindi pwedeng lahat ng dugo isasalin sa'yo. Kailangan alam mo yung blood groups na to or yung blood type. Okay, hindi po pwede. Baka pwede mo ikamatay yan because your body will, what do you call this one? Hindi niya tatanggapin yung ibang blood kung hindi yun yung blood na para sa'yo. Okay, so kailangan compatible kayo. Oo, joke lang. Yeah, kailangan compatible. Ganun din sa relationship, di ba? Dapat compatible kayo. So, there's this what we call transfusion reaction or agglutination. Pag sinabi po natin agglutination, ito yung clumping o yung pagdikit-dikit ng blood. Okay? So, ito, as you can see here, namuo yung dugo. Dito, hindi namuo yung dugo. Okay? So, yung pamumuo na yan, we call it agglutination. Next, we have antigen. Okay? Ano po itong antigen na to? These are the molecules on the surface of your RBC. Like, for example, this is your RBC. Merong mga nakalagay po dito sa may surface niya. So, those are antigen.
mamaya mas mapapaliwanag ko pa ito, okay? So mayroon din tayo tinatawag na antibodies. This is a protein in the plasma. So sa may dugo mo, kasama mo itong antibodies na ito. At ito yung reason kung bakit hindi ka pwedeng tumanggap, okay, ng mga dugo basta-basta. And of course, we have blood groups. Pag sinabi natin blood groups, ito yung blood type. Okay, it can be AB, AB, or O. Okay, so we have ABO. Okay. So, no need for this one, the blood groups. Let's try to simplify. Okay, simplify na lang natin ito. Huwag natin pahirapan yung mga sarili natin. Okay, so we have here blood. Okay, we have here blood, different blood. And then sa may surface nila, meron po siyang ano, okay, meron itong mga antigen. Okay, so dito, makikita natin, meron dito sa may surface niya na group A. Okay, may mga group A. So itong RBC na ito is blood type A. Dito naman, meron mga ano rito, okay, mga group of B sa may surface. So itong RBC na ito is blood type B. While dito, magkasama. Okay, we have A and B. Okay, meron tayong A and B. So antigen A and B. So ang blood type natin dito, blood type AB. While dito naman sa isa na ito, wala. So wala po siya ditong antigen na A tsaka B. So meaning to say, ano po ang blood type niya? Blood type O. Okay? So as simple as that, ganun lamang po kadali, okay, ang blood groups. Okay? So medyo pahirapan natin. Pahirapan natin ng konti. Ano po itong antibodies na ito? Okay? Your antibodies, okay, antibodies against the antigen are usually present in the blood, in the plasma of the blood. Kaya yung sabi ko sa inyo kayo na, kaya ito yung reason kung bakit hindi ka pwedeng makareceive or makapag-donate basta-basta ng dugo. Okay, tingnan natin ito ha. Yung plasma po ng blood type A ay merong anti-B, okay, antibodies. Okay? Meron po siyang anti-B antibodies. Again ha, si type A ay merong anti-B antibodies. Ibig sabihin, kung yung dugo na ibibigay sa'yo is merong B antigen or blood type B, hindi po pwede. Okay? Next one, si blood type B naman ay meron po siyang anti-A antibodies. So, si blood type B, since meron siyang anti-A antibodies, hindi siya pwedeng tumanggap ng blood type A. Nakuha? As simple as that. Okay? While the type AB plasma, it is what? It is neither type of antibody. So, that's a good one. Okay? Parehas na present yung A and B. While si blood type O naman, okay, it has what? Anti-A and anti-B antibodies, which is also a good one. So, let's try to summarize para hindi kayo malito ha. Let's try to look at this picture. We have here antigen A. So, ang nasa mga paligid niya is antigen A lamang. While this blood type naman, merong antigen B. While this one, it has antigen A and B, kaya blood type AB po ito. While the while this one has no anti-A and anti-B, kaya ang blood type na to O lamang. Okay, no need for this one. Ayan. Okay, para ma-simplify po natin. Okay, always considered universal donor. Ibig sabihin, pwede po natin itong ibigay kahit kanino. Why? Because they don't have the antigen. Malapong siyang A antigen and B antigen. So, pwede mo itong ibigay kahit kanino. While si type A, sino lamang po ang pwedeng makareceive na ito? Si type A lamang din. Okay? O pwede po ba si type B? Wala nga siyang antigen, di ba? So, hindi mo ito pwedeng bigyan ng type B. Type A lamang. Eh, sir, pwede, bakit po pwede si blood type O? Ano sabi ko sa inyo? Si blood type O, it doesn't have any antigen. So, po pwede po siya kahit kanino. Parang haliparot to itong si blood type O, ano? Well, that's the reality. Okay? Very versatile siya. Kaya nga siya tinatawag na universal donor. Pwede siya kahit kanino. Pwede kahit kanino. Pangit ng term. Okay? Of course, si blood type B, ang pwede lamang ito matanggap is blood type B. And O. Definitely, yung blood type A is hindi pwede. While type A, AB can only be received by what? Blood type A? Excuse me, samid ako. Just give me a minute. Well, type AB can only receive AB and AB blood. Okay? Type O can only receive blood type O. So, universal donor siya, no? Pero ang pwede lamang niya tanggapin, O lamang. So, sir, nangyari po ba ito sa may hospital? Unfortunately, hindi.
Okay? Ano ibig sabihin dito? Kung type A ka lang, kung type A ka, type A lamang ibibigay namin sa iyo sa may hospital. Sir, sabi mo ang blood type O is a universal donor. Yes, that's true. Okay, kapag no choice na talaga, bibigyan ka namin blood type O. Pero as much as possible, blood type A lamang ibibigay namin sa iyo. Hindi po pwede na magbigay kami ng blood type O. Ang tanda na, if no choice na lang talaga. Well, marami naman tayong choice eh. Katulad ng ano, Red Cross, pwede tayong kumuha dyan ng dugo. Yung mga hospital naman, eh, meron naman yung mga blood bank. Okay? Or kaya naman, kung may kakilala tayo na willing naman mag-donate ng dugo, basta same ang blood type, po pwede. Okay? So, yeah, that's it. Okay? So, sir, how about yung merong positive at merong negative? So, nandun sa may dugo. O nga, no? Di ba meron tayong tinatawag na ano? O positive. Okay, you are A positive, you are B negative, you are AB positive. Ano ba itong mga positive negative na to? Guys, yan yung tinatawag natin na RH or better known as the rhesus. Rhesus, okay? Yung rhesus na yan, yan po yung nakalagay dun sa may paligid ng dugo. Okay, nakalagay po yan sa may paligid ng dugo, yan yung RH. Nakapaligid. So, kung isang dugo, like for example, si blood type A is meron pong nakapaligid dito na RH, siya ay what? Positive. Ngayon, kung itong blood type naman na to, let's say blood type B, ay wala pong nakadikit na rhesus, RH sa gilid niya, so B, negative, or simply as B lamang. Okay? So, as simple as that. So, that's the reason kung bakit meron pong positive, tsaka merong negative. So, trivia lamang ha, trivia lang. May nabasa kasi ako, before daw wala naman talagang ano eh, rhesus, or wala naman talagang positive or negative. But, due to the evolution of the human being, nagkaroon na ng positive, negative, and also, nagkaroon kasi ng interracial, or should I say, one race to another, okay? So, nagkaroon ng offspring. So, because of the evolution, medyo nagkaroon ng pagbabago with the blood type. So, nagkaroon ng positive, negative. Okay? So, yun. So, mga diagnostic blood test. Patapos na po tayo. Last part na to. Kaya ano ba yung mga diagnostic blood test natin? So, number one there is we have CBC. Yeah, pinaka-common. We have CBC. Okay? Ang CBC natin, it will give us some information regarding your RBC count. Gano'ng karami RBC mo sa katawan. Your hemoglobin, hematocrit. Kung tama ba, kung enough ba yung oxygen na nare-receive ng katawan mo, okay, also WBC, okay, pagtaas at pagbaba ng WBC. Tandaan natin ano, yung number na yan, very significant. For example, WBC mo, tumaas, okay, there's a possibility na meron kang bacterial infection. Pag bumaba naman WBC mo, it could be viral infection. Kapag ka sa may ihi mo, there's a presence of WBC, and there's a possibility of what? Infection. Okay, may UTI ka. Okay, ganun din sa may blood, kapag ka mataas po ang WBC, definitely, you have an infection. Okay? What else? We have hematocrit. So, ano bang nakukuha natin sa may hematocrit? Hematocrit, ayan. Total blood volume. Okay? Ibig sabihin, makukuha natin dito yung RBC. Okay? Mas accurate po ito, hematocrit. While the hemoglobin naman, okay, hemoglobin naman, it will determine, of course, the hemoglobin in the body. Okay? So, kung mababa yung hemoglobin, it may tell us what? You have anemia. Okay? Kasi ang hemoglobin, saan po ito nakatouch? Kay RBC. RBC. Yan. Doon siya nakatouch. Okay? So, ang pagbaba ng hemoglobin may tell us some information regarding your RBC. Okay? So, nagkaroon ka ng anemia. Okay, ano pa? Okay, your prothrombin time. Ito sinasabi ko sa inyo kanina. We really need this information because what? Okay, prothrombin time will give us some information regarding the clotting. So, normal natin, 9 to 12 per second. Okay? And that is according to anatomy and physiology by Seeley. Okay? So, 9 to 12 per second. Diyan natin malamang makakita kung gaano kabilis mag-clot yung dugo mo. And also, the WBC, okay, nasabi ko na sa inyo kanina to, pagtaas ng WBC, pagbaba, it will give us some information regarding infection. Okay? So, what else? Ayan, meron tayong differential count para malaman natin, okay, specifically yung mga WBC natin. Okay, we have neutrophil, lymphocyte, monocyte, eosinophil, and basophil. Okay, so these are the normal values. Okay, some blood disorder, actually, napakadami ng blood disorder. Okay, meron tayong sickle cell, meron tayong ano, B12 anemia. Okay, iba-iba yung mga ano natin, ano, blood disorder. Pero, konting papyaw lang. We have leukopenia. Okay, pag sinabi natin leukopenia, you have low WBC count. Bumababa. Okay, so again, kung pwedeng infection to, viral, or something else. Kung pwede rin naman that you are undergoing radiation, chemotherapy, or you're taking some drugs, or baka naman ito, meron kang tumors. Okay? About leukocytosis, pag sinabi naman natin leukocytosis, you have a high WBC. Okay, high WBC. Okay, ibig sabihin, can be caused by infection or worse, leukemia. So, napaka-importante na ito. Okay, itong mga blood
mga blood test na to, no? Okay, it's very common na in-order po sa may hospital. Okay, so before we end this one, let's try to answer this. Your RBC production, ano sagot natin dito? Post niyo yung video, try to analyze this one. Hindi ko sasabihin yung sagot this time, okay? So, RBC production, it occurs from cell called, what? Proerythroblast? Whatever. Okay, it is stimulated by erythropoietin. Okay, requires vitamin C. Ano? Or letter D, it is stimulated when blood oxygen level increase. Or letter E, both occurs from cells called proerythroblast. Yeah? And is stimulated by erythropoietin. Okay, so, what is your answer? Next one, your erythropoietin. Okay, nasabi ko sa inyo kanina to. What is your erythropoietin? Okay, does it require vitamin B12? It is produced in the intestine. It stimulates in the red bone marrow to produce more RBC. Or it is produced when high blood oxygen level occur. Or letter E, all of the choices are correct. Okay, so that concludes our discussion for the blood. If you have some question, you can send it in the comment section. Or you can simply send me a PM. Okay, so yeah, that concludes our discussion for the blood. So I do hope marami kayo natutunan. Yeah, bye.